Ayan po, nandito na ulit tayo sa ating project at ipagpapatuloy natin ito. Gustong-gusto naming ipakita sa inyo yung magiging resulta nito para kung sakali baka makakita kayo ng idea kung kayo magpaparenovate din ang inyong mga bahay. So para marami pa po kayong malaman, mga idol, pwede po naman kayong mag-subscribe. Wala po namang bayad dyan. Para sa ganun, marami kayong matutunan at makakakita kayo ng iba't ibang diskarte sa mga ginagawa namin sa renovation at mga repair. At para maging updated kayo, sama nyo na yung notification bell para kada mag-upload kami ng bagong video, mapanood agad ninyo at malay natin, dun may mapulot kayong mga panibagong idea, yung mga diskarte sa mga paggawa at yung iba pa na mga kaalaman ay mayroon pa kayong mapulot. So ganun po, mga idol, pagpapatuloy natin to. Ito po ang inyong Anluagi, sumasaludo po muli sa inyo. God bless po. Nagkaroon, mga idol, ng malaking pagbabago yung plano. Nagkaroon ng revision. So ito ngayon yung aming pinag-uusapan ng kasama ko. Dahil malaki yung nadagdag, magkakaroon na ng pader. Kaya ito, mag-i-estimate kami ng materyales para may mga gamit na hollow blocks at saka simento. Ayan. At saka, ayan, yung electrical. Nagkaroon din ng mga pagbabago. Kaya yun ang iniisip namin ngayon, yung materyales na electrical. Kasi magdadagdag eh. Ito yung pader na itayo na namin, yung nauna. Ayan, problema yung electrical namin. Nagpabago-bago din kasi papalitan na yung lighting system. Panibago ang style. Remote control ang gagawin namin ngayon. Ayan. Tapos yung ano, yan, mga outlet, nagdagdag din sila. Tapos dito sa plano na yan, yung aking binabasa na yan, nalipat din yung pwesto ng aircon. Yan, doon sa dating sa may tapat ng malapad na yan na ano, lilipat dito sa yan, sa may tinuro ko na yan, yan ililipat yung aircon. Galing doon sa may tapat ng malapad na pader. Kaya ayan, medyo na-stop kami ng konti. Ayan po, may kunting pagbabago na. Nalagyan na namin ng hollow blocks yan. Yung tig isang metro papunta doon. Kasi yung gitna niyan, yan yung gagawin naming sliding door na aluminum na naka-frame. So, bali salamin siya. Tapos itong loob, ayan. Yan, dito naman sa loob, yan, pinapalitadaan na rin. Yan yung nag-iisa yung mga tauhan ko eh. Ito, ayan, mayroon siyang opening dito sa magkabilang tabi. Lalagay namin dyan ay clear glass para kahit papaano matatanaw pa rin namin yung garden dun sa may likuran. Kasi may garden dito yung mga idol sa likod eh. Ito. Maganda rin naman tong lugar na to eh. Kaya kahit papaano masisilip-silip pa rin. Ayan, gaganda ng halaman dito eh. Ayan, susunod kasi dyan kami. Okay, mga idol. At yung susunod namin, yung kisame dito. Yan, yung kisame na yan, babaguhin namin yan at lalagyan namin yung bagong fixture ng ilaw, yung mga bagong lumalabas ngayon. Ayun. Basta update namin kayo, mga lodi. Ang tibay ng mga tao ko. Nag-iisa lang, pero ataw talaga siya oh. Nag-order time siya para mahabol namin yung due date namin. Si magpapasko na raw, sabi niya. Dapat daw eh magkaroon siya ng bonus. Ayan. Ha? Ano yan? Libre lang yan. OT yan. OTY. Kailangan matapos namin ito ng maaga. Kaya malapit na ang due date namin. Kaya ito na, mga idol,
Nag-OT na kami. O TY. Ayan o, talaga namang ayaw tigilan. Pero okay na, nagawa na namin yung wall dito. Yung ano namin dito, padir. Kasi yung ceiling na to, yan ang susunod namin gagawin. Shout out nga pala kay ano, Dong CD TV. Bye. Shout out sa iyo. At saka sa iyong lalabs, si Marcel Sanyagan. Akala ko Marcel Sanyagan. Shout out sa kanya. Laging busy. Ingat, ingat, ingat ka lagi. Ayan na po, natapos na namin yung magkabilang ano, wall. Hindi pa pala tapos, tinatapos pa lang itong isa. So, ang isusunod na namin dyan, kisame na. Ito na yung mga materialis. Ang gagamitin po natin dyan ay paring. No, ito, paring. Maraming klase ang paring. Merong single, merong double. Itong ginagamit namin ni double ito. At ang mga gamit nito, yung kabuuhan na may tinatawag na wall angle. Ito yun, wall angle mga idol. Doon sa mga ano ha, hindi pa nakaka-experience ng ganitong trabaho, ito yung tinatawag na wall angle. One by one yan mga idol. Tapos, ito yung tinatawag na to yung paring. Yan, paring yan, double. Yung single kasi, wala nitong kabila. Wala tong kabila na to, ito lang meron. Pero bihira yung ganun. Tapos meron tayo dyang tinatawag na yung keyring channel. Ito po yung keyring channel. Ganyan ang itsura. Parang liter silang. Tapos meron pa yan yung tinatawag na W-clip. Papakita namin sa inyo lahat yan kapag nagsisimula na kaming gumawa ng ceiling. Para doon po sa kapakinabangan ng mga baguhan pa lang na hindi pa nakaka-experience na ganitong trabaho. Natapos na namin yung concrete wall. Ngayon ang sinisimula naman namin yung kisame. Magdo-double ceiling kasi kami dahil doon sa ilalagay naming ilaw. Itong ginamit namin ay paring, metal paring. So ayan o. Sinimula na namin magiging double kasi yung ilalagay naming ano dyan, track bar para sa ilaw. Kailangan sana naming katingin yung ceiling na yun para maipasok siya dun. Ay ang problema, medyo ihina yung kisame. Kaya naglagay na lang kami ng panibago, nag double ceiling kasi kami. Ganito mga idol kasi yung ilalagay ito. Yan, kailangan ibaon yan doon sa kisame. So pag kinat namin yung mga joist doon, ay mas malaki pa ito sa 2x2 eh. 2x2 yung kahoy dyan. Kaya gumawa na lang kami ng bagong ceiling para dito. So pagka nakat na namin, na complete na namin, saka namin kakatin, susukat na lang namin to. Ito yung mga bagong ano, kasi ang linya nito nasa loob eh. Yan, kung makikita nyo, nandyan yung wire nyan. So yan, tutuloy lang namin to mga idol. Papakita namin sa inyo yung mga ikakabit naming mga bagong fixture ng ilaw. Ito kasi yung plano mga lodi. Ito, yan. Ito yan. Yan o, mawaanan nyo. Tapos ito yung ano na yan, ito yung kabuuan ng ceiling. Tapos ito yung track bar na yan, ito yan. Yan, nakapaikot yan pa ganyan. So yung ilaw niya ayan oh, may mga ganyang klase. Ito yung ano, yung pinaka ceiling fan. Ayan yan sa taas ng idol oh. Ayan. So yung mga track bar na yun dito yung ilalagay sa mga tabi na to. Simula sa wall mga ganito dito mga 60. Paikot yan. So kaya gagawa kami ng bagong ceiling. Ayan. Aglalagay na kami ng paring mga idol. Yan yung pinaka double ceiling namin.
So, ayan, nagsusulo yung aking tao dyan sa taas. Ayan na mga idol, konti na lang. Medyo ginabi na kami dyan, kaya medyo iniwanan na namin at sa isang linggo naman kami babalik dahil Sabado na rin naman. So dyan lang muli tayo mga idol at babalikan na naman uli natin yan at medyo pahinga naman muna tayo. Next week naman tayo babalik sa Lunes na. Okay po mga idol, salamat ng marami sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa amin. At patuloy po sana kayong tumangkilik sa amin. Huwag po ninyong kalilimutan na mag-subscribe, wala po namang bayad dyan, para mas marami pa kayong malaman sa aming mga ginagawa, lalo na sa repair, renovation. Baka sakaling doon makita ninyo yung ibang mga remedyo na hindi pa ninyo nalalaman. Baka sakali dito nyo makita. Salamat po mga idol. Ito po muli ang inyong anduagi. Sumasaludo po sa inyo. God bless po at ingat po kayong palagi. Bye.